Ayan, may nagbigay din ng hint, pag-like sa larawan nila ni Alden na booking. Welcome back to my channel, maraming salamat sa pagtangkilik at walang sawang suporta, at kung gusto nyo naman malaman ang pinaka-latest at pinaka-hottest na balita tungkol sa buhay nila Main Mendoza at Alden Richards, tumutok lang kayo at makinig sa channel na ito, at kung bago ka lang naman at maswerte kang napadpad sa channel na ito, ang dapat mo lang gawin ay i-click ang notification bell para lagi kang updated sa panibago kong video. Ayan, may nagbigay din ng hint, pag-like sa larawan nila ni Alden na booking, ito ang totoong pasabog ni Main inamin na ito pala ang tunay na nangyayari sa kanila ni Alden, ngayon nga na may pa-engage na nangyari siguro naman ay pwede nang bumalik si Alden sa EB, kaya nga wala nang makakahadlang sa kanila dahil napaniwala na nila ang mga tao sa palabas nila, ang mga ibang Aldob Nation lang naman ang hindi naniniwala sa mga pasabog kuno nila dahil alam nang matagal nang naplano ito, dahil matagal nang sinasabi ito ng mga OSF ni Main at noong pang next year na sinasabi ito ng ilan sa kanila, tulad na lang ng pagwasak sa Aldob dahil nga sa walang makakatalo sa kanilang love team noon kaya pinag-aralan ng mga kalaban kung ano ang dapat gawin para mapagsolo ang dalawa, at nagtagumpay sila na mawasak ang Aldob noon, at doon na nagumpisa ang mga pasorswela nila at nakasingit ang mga ito, kaya may hint na ganito si Main para i-like ang mga larawan nila ni Alden ng palihim, at pinapakita pa rin nila na walang silang pinagbago na dalawa, at kung anuman itong plano nila ay talagang mababago ang takbo at paniniwala ng ilang Aldob Nation dito, kung mangyari man ito ay nagtagumpay sila sa kanilang balak para sa fandom, halata nga kay Main na nagtatampo siya kay Alden dahil nga sa hindi na siya nagpupunta sa EB, at Aldob Nation nagtrend pa sa Twitter dahil nga sa pasabog na nangyari ngayong araw, ating panoorin ang videong ito na credit din sa may-ari. Ano pong naging ugali ko, palibasa, tatlo po yung anak namin babae. Kung bakit ang kukulihan ko po, hanggat hindi po nakakasal, hindi ko po pinagmamano. Kaya mamaya, first time ko mag-bless kay tatay. Sobrang protective kasi ng tatay ko lalo sa may mga babae. So ever since, hindi talaga nagmamano si Mike sa tatay ko. Hindi nakapagmano. Puro fist bump lang, puro hi hello. Mga babae. So ever since, hindi talaga nagmamano si Mike sa tatay ko. Hindi nakapagmano. Puro fist bump lang, puro hi hello. When it's you and there's nobody else. Noong una, nag-meet kami ni Tito. Shake hands kami lagi. Shake hands, tapos, or fist bump. Kasi hindi siya nagpapabless eh. Dahil, parang ang sinasabi niya lagi na baka mamaya lokohin yung anak niya. So, okay lang naman sa akin. Kasi tumatak din sa isip ko na tama nga naman. Baka naman may time na may mangyaring iba. Magkamali ako. Kung naging ugali ko, palibasa, tatlo po yung anak namin babae. Kung bakit nakukulihan ko po, hanggat hindi po nakakasal, hindi ko po pinagmamano. Kaya mamaya, first time ko mag-bless kay tatay. Mabuhay ang matagal ng kasal. Matagal. Yes, bossy! May dalawa na anak eh. Dalawa pa!
Dalawa. Nakakapingin pala pag dalawa na anak. Pero okay, Lajan. Ako yung huling gumamit, pero si nanay yung naglinis sa kwarto mo. Nak, sa kakarinig ka na. Fairness, ha? Improving. Natin sa buhay. Mapapangking ko pala. Correct. Pati sa mga anak ko.